Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot at iba pa. Sa tulong po ng channel nito ay mayroon po kayong natutunan sa paligid ng bahay ninyo, nakakuha kayo ng mga libre na gamot na mga natural. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, may simbolo pong ganyan. Huwag niya rin pong kalimutang i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tutorial, pag-vlogs ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. At sa araw po na ito, ang i-tutorial ko sa inyo yung mga bawal sa buntis, mga first pregnancy. Ito po, makinig po kayo, tapusin po ninyo hanggang sa dulo para iwas po kayo sa aborsyon o pagkaagas ng inyong mga anak, lalo ng mga first pregnancy. Bawal ninyo kainin, inumin, gawain. Tips number 1, bawal mong inumin kapag ikaw ay buntis, alak. Bawal na bawal ka po na mag-inom ng alak kasi maiepektuhan yung baby mo. Hard o ano pa mang uri ng alak, bawal kang mag-inom na mag-inom kapag ikaw ay buntis. Maiepektuhan po yung anak mo. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, talagang bawal yung pagsigarilyo. Bawal na bawal po kapag ikaw ay buntis, naninigarilyo, nanay. Kung yung asawa ninyo naninigarilyo sa bahay, lumayo po kayo kaya sabihan ninyo yung asawa ninyo na bawal sa akin yan kasi buntis ako, may epektuhan yung anak natin. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, bawal mong inumin yung mga gamot na pwedeng maagas yung baby mo. Bawal na bawal yan. Lalo na kung hindi resita ng doktor yan, nako, huwag po kayong iinom ng gamot na hindi resita ng doktor na bawal yun sa buntis. Pwede pong maagas yung baby ninyo, pwedeng magkaroon siya ng epekto sa katawan niya pag labas. Parang, yung iba meron niyang yung iba nagiging may kapansanan pag nasubrahan ka ng inom ng gamot, ganun nangyayari pag labas ng baby, kawawa naman yung anak ninyo. Kaya kung may lagnat kayo o ano pa man sakit ninyo, dapat kumonsulta kayo sa doktor bago kayo uminom kung kayo ay buntis. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, bawal mong gawin magpuyat ng magpuyat. Bawal ka pong magpuyat ng puyat kapag ikaw ay buntis. Anong po yung puyat? Hindi ba alam yan sa iba? Yung hindi ka natutulog buong magdamag, yung cellphone ka ng cellphone, tapos may pinagkakabalahan ka pa po kasi sa trabaho, dapat po huwag kayong magpupuyat. May epekto po yan sa baby ninyo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, bawal mo rin gawin yung palagi ka may problema, iyak ka ng iyak, kahit kaunting problema, iyak ka ng iyak, tapos ganun. Ang mangyayari po yan, may epektuhan yung baby ninyo kapag iyak na iyak kayo, kapag kayo ay buntis. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, yung galit ka doon sa asawa mo. Kung example lang ba babae, nahuli mong may babae, tapos yung ibang nanay, nakita ko na yan, ito na experience ko, sinusuntok yung tiyan nila. Huwag na huwag po ninyong gagawin yan kung galit kayo sa asawa ninyo o galit kayo doon sa baby mo. Wala namang kinalaman yung anak mo doon sa kung ikaw halimbawa na buntis o na-aksidente ka halimbawa na kinahasa ka o kaya ay nabuntis ka nung nagahasa sa iyo or ayaw mo doon sa tatay ng bata na pinagdadala mo. Huwag mo ipaagas, huwag mo suntukin kasi bawal po yan. Kasi kapag napatay mo yan, pwede kang makasuhan kasi pinatay mo yung anak mo eh. Saka paglabas po ng bata na yan, kapag pinagsusuntok mo, nilamas mo, pilit mo na naagas o abortion, may minsan hiwit bunga, may biyak dito, minsan ganun yung kamay, minsan yung hindi siya makalakad, kawawa naman kung ganun yung anak ninyo. Kayo din po yung magsasakripisyo niyan kapag ganyan yung anak ninyo. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, kung kayo po ay yung umiinom ng herbal, halimbawa pumunta kayo sa mga albularyo, tapos yung albularyo, iba't iba kasi ang uri ng albularyo, lalo na kung bagong albularyo, ito po ha, mayroon po na mga herbal na bawal inumin. Bawal inumin ng mga nanay or buntis, lalo na kung mga first pregnancy kayo. Yung
Kagaya ng halimbawa, pinainom kayo ng mga halimbawa na sakit ang tiyan mo o kulang ka sa dugo o ano pa man, mayroon ka halimbawa diabetes, may mga gamot na ganyan sa yung mga natural na halamang gamot tapos resita ng albularyo. Kung yung mga nirisita sa inyo, mayroon niyang bulak, may kugon, alam po ba niyo yung bulak? Ang bulak ay ipagtanong lang ninyo sa mga sinaunang tao or research lang ninyo bulak o cotons. Yung kuto na yan, nilalagay sa una nung sinaunang panahon. Sinaunang panahon, ginagawang unan natin ang bulak. Hindi gaya ngayon, yung unan, meron ng ginupit-gupit na tila, ganoon, tapos kung ano-anong. Kaya ang unan natin malambot. Yung bulak po na yan, bawal po yan na irisita. Lalo kung may sakit ka sa high blood, o sakit ka na diabetes, cancer. May nirisita sa iyo yung albularyo na may kasamang bulak, lalo na yung balat, tapos may kugon. Bawal po yan, inumin niyo, alam niyo bakit? Maa-abortion ka o maaagas yung baby mo. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, ito pa, natural na halamang gamot. Yung makabuhay, wag na wag po kayong iinom ng makabuhay kung buntis po kayo. Alam po ninyo makabuhay, ipagtanong po ninyo sa mga lula ninyo o yung mga sinaunang tao ang makabuhay kung kayo nasa probinsya. Yung makabuhay, maliit lang siya ganito, yung karaniwan kung hindi mataba yung lupa. Tapos may tinik-tinik yung katawan niya, yung parang may tusok-tusok siya ganun, paikot, tusok-tusok. Nakikita na kayo ng kamuting kahoy, yung padulo ng kamuting kahoy, diba may tusok-tusok yung paligilid. Parang example ganun siya, may tusok-tusok yung katawan. Bagin siya or vine. Tapos yung mga dahon niya, mabibilog. Tapos may mga ganun-ganun, parang sa example ay, ano, hindi ko na makuha yung sample niya. Yung makabuhay po, bagin or vine sa English. Pagtanong lang po niyo, tapos pag nilasahan, sobrang pait. Ginagamot yan sa ibang bahagi ng sakit, pero kapag buntis ka, wag ka pong iinom ng makabuhay dahil yan ay talagang epektibo, 100% na maagasan kayo. Tinuturo ko lang po yan ha, sa mga buntis. Huwag niyong iinumin ang makabuhay na vine. Yan po yung tips number 7. Tips number 8. Bawal mo pa rin inumin ang inumin yung kape ka ng kape. May limit ang pagkakape. May sinasabi ng doktor, mga isang baso lang. Yung iba kalahati. Bawal din po sa bata yung kape. Lalo kung buntis kayo, may epekto po yan sa katawan ng bata. Kapag kayo kape ng kape, kasi kapag buntis ka, di ba parang mainit yung katawan ng nanay, kaya ligo na ligo siya para magpresko yung anak niya. Kasi yung bata, pag buntis ka, galaw ng galaw sa tiyan, di ba, ng nanay. Kaya nanay mahilig magligo. Kung kayo magkakapis, di, mainitan yung baby, saka may pikto sa kanya yan. Yan po yung tips number 7. Okay? Yung isa pa pong bawal, or tips number 8, kumain kayo ng mga pagkain na gaya na ano ba to? Yung, ito pa, kahoy. Yung may kahoy na kasama yun sa niluluto din ng albularyo, yung dita. Yan po yung dita. Yung dita, makikita na sobrang taas niya. Parang postisya ng Meralco, mataas na mataas siya. Tapos, yung example, yung katawan niya, kapag tinaga mo siya, yung kwan, yung tinaga mo siya paikot, meron siya na dagta or katas. Tapos mapait din siya. Mapait yan, inaresita din niya na albularyo, yan dita na yan. Yung dahon yan, matitilos, tapos makitid. Example niya parang sa bayabas, pero hindi naman ganun kalaki sa bayabas. Mahaba sa bayabas, tapos makitid yung dahon. Tapos tumataas siya ng sobrang taas niya, yung dita, mapait. Kinukuha yung balat niya, tapos ginagamot sa ibang parte ng sakit. Pero kapag buntis, hindi yan pwedeng ipainom kasi pwede kang maagasan yung nanay. Yan po yung tips number 8. Okay? Sana po ay mayroon kayo na tutunan sa mga tips ko. Mga bawal kainin, bawal gawin ng buntis, and bawal inumin. Sana po ay nakatulong ako sa mga buntis na mga nanay para kung malayo kayo sa doktor, malayong malayo kayo,
or meron kayo internet sa bahay ninyo, meron kayo data na panood ninyo itong videos na ito, makaiwas na kayo doon sa mga bawal ninyo kainin, gawin, inumin, at iba pa. At hanggang dito na lang po, sana po ay nagustuhan ninyo. Paki-subscribe na lang po, paki-likes, and paki-share kung mahilig kayo dito. Thank you for watching. I'm WilbyTV. Bye-bye.